10 pinakamahal na isda sa buong mundo. Kapag nakahuli ka ng isda na ito, magiging milyonaryo ka na agad. Handa ka na bang malaman ito? Kaya simulan na natin. Number 10, Platinum Alligator Gar. Ang una at iisang freshwater fish sa listahang ito ay ang Platinum Alligator Gar. Sa sobrang pangingisda ay nabawasan ang kanilang tirahan. Kaya ang mga ito ay kadalasang matatagpuan sa timog ng Estados Unidos at sa mga bahagi ng Mexico. Ang maputlang kulay abo na alligator gar na ito ay umabot ang haba sa hanggang 10 talampakan at nagkakahalaga ng humigit kumulang 80,000 pesos. At ang ilan ay nagbebenta ng halos 3 beses na mas malaki sa presyong iyon. Number 9, Wrought Iron Butterfly Fish. Ang susunod ay ang Wrought Iron Butterfly Fish na katutubo sa Japan. Pinangalanan ang hayop na ito dahil sa hindi pangkaraniwang metallic na itsura nito na mukhang crosshatch iron fencing. Ang iba't ibang wrought iron ay hindi gaanong makulay kaysa sa iba pang species ng mga butterfly fish. Ang tanging maliwanag na kulay nito ay isang manipis na dilaw sa kalahati ng buntot at likod nito. Ang isdang ito ay nagkakahalaga lamang ng 190,000 pesos. Number 8, Flathead Perch. Ang flathead perch ay matatagpuan sa mga reef ng Australia at nagkakahalaga ng humigit kumulang 250,000 pesos. Ang mga perch na ito ay kilala rin bilang Rainforgia opercularis. Ang kanilang kulay ay kapansin-pansin kapag sila ay bata pa at nagkakaroon ng kulay asul at dilaw na guhit mula sa kanilang mga bibig hanggang sa kanilang mga buntot habang sila ay nasa hustong gulang. Ang kanilang haba ay umaabot sa humigit kumulang 6 na pulgada. Number 7, Neptune Grouper. Ang Neptune Grouper ay kilala sa iba pang pangalan, kabilang ang Garish Hind, Gold Bar Grouper at Japanese Cod. Ang dahilan para sa presyo nito na nagkakahalaga ng 300,000 pesos ay dahil napakapambihira nito at meron itong kakaibang kulay na pinkish orange, yellow, stripes at black spot. Ang isa pang dahilan ay mahirap silang hulihin na buhay dahil sila ay madaling mamatay dahil sa mabilis na decompression. Ang mga grouper na ito ay maaaring umabot ng hanggang 17 pulgada ang haba at mabubuhay ng hanggang 30 taon. Number 6, Clarion Angelfish. Ang Clarion Angelfish ay ang saltwater specimen na pangunahing matatagpuan sa baybayin ng Mexico na may orange na kulay at electric blue stripes. Naabot nila ang maximum na haba na halos 8 pulgada. Ang Clarion Angelfish ay may conservation status na vulnerable. Ang kanilang presyo ay humigit kumulang 350,000 pesos at ang napakagandang specimen na ito ay talagang napakamahal. Number 5, Golden Alligator Gar. Tulad ng pinsan nitong platinum, ang Golden Alligator Gar ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 350,000 pesos. Karaniwan silang lumalaki hanggang 6 na talampakan at mayroon silang golden yellow orange na kulay. Halos isa lamang sa bawat 10,000 alligator gar ang may ganitong pambihirang kulay na ginto. Bagamat mayroon silang napakatalim na ngipin, ngunit hindi ito nagdudulot ng panganib sa mga tao. Maliban na lamang kung ubusin ng mga tao ang kanilang mga itlog na nakakalason. Number 4, Golden Basslet. Ang pang-apat sa listahang ito ay isa pang isda na may kulay ginto, ang Golden Basslet. Matatagpuan ang mga ito malapit sa Cuba. Hindi tulad ng iba pang mga basslet, ang mga ito ay hindi pangunahing kulay ube. Ngunit ito ay may golden orange at may ilang mga kulay ube at may itim na marka rin. Ito ang pangalawang pinakamaliit na isda sa ating listahan at umaabot ang kanilang haba sa 3 pulgada lamang. Ito ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 400,000 pesos.
Number 3, Blade Fin Basslet. Ang Blade Fin Basslet ay matatagpuan sa Atlantic Ocean at ito ang pinakamaliit na isda sa ating listahan. Ang mga Blade Fin ay umaabot lamang ng halos isa at kalahating pulgada ang haba. Ang mga orange at white striped basslet na ito ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 500,000 pesos bawat isa at sila lang ang mga species sa Jebolkea genus. Number 2, Masked Angelfish. Ang pangalawa sa ating listahan ay ang Masked Angelfish. Ang pangalan nito ay nagmula sa kulay itim na marka sa paligid ng kanilang mga mata. Ito ay maaaring dilaw, itim o lila, depende sa kanilang uri. Matatagpuan ang mga ito sa kailaliman ng Kauai sa Hawaii. Dahil sila ay nakatira sa napakalalim na karagatan, dati mas mahirap makuha ang mga ito, ngunit ngayon sila ay binibreed at pinapalaki. Maaari kang bumili ng specimen ito sa murang halaga na 400,000 pesos o sa mas malaking halaga na umaabot sa 1 million pesos. Number 1, Platinum Arowana. Ang platinum, na kilala rin bilang Asian Arowana o Sleropagus formosus at kung minsan ay tinutukoy ito bilang isang dragonfish, ay nagkakalaga ng hanggang 20 million pesos bawat isa na ginagawa itong pinakamahal na isda na mabibili para sa aquarium.